Grabe. Grabe yung napaka-unsafe ka, Becky. Sikat at magaling po sa Manila ang bumalay. Nakapanlumo. Diba? Ganito magiging itsura ng White House. Speechless ako eh. Wala akong masabi. Kasi parang nabibigla ako. Diba? Yung ipangalan ka, tapos ganito pagkakawiring mo. Sabi naman isa tumagal. Kaso yun nga, ito late din na, nag-expired na, nalulobat na. Ang harness nga nagpapagal. Ito na. First time mo kumakita ng mga ganito klaseng setup. 1, 2, ito alam po, puro relay ko. Relay. Ang dami. So good day mga ka-Beckies. Dito tayo ulit, Becky Works. So nasa harapan nyo, Aerox 2017 model mga ka-Beckies. Nanggaling pa po si sir ng Quezon City. Shout out kay sir. Ayun kay sir. So dumating si sir dito last week pa. Hindi kami nagkaintindihan si schedule. Nag-walk-in bigla si sir. At hindi ko nakita kasi sa message ko sa page, no? So may message po sa akin sa Facebook. Naglagay po ako ng auto message doon na reply. Doon po kayo sa mismong ano ko Facebook profile ko mag-message. Kasi po hindi ko minsan nadadalo yon. Na messenger po palang flooded ako. So bumalik kayo si sir, in-schedule namin. Ang gagawin po natin, total general rewiring. Siyempre may hirap yung si sir. Ang nangyayari sa kanya eh, base sa kwento niya, bigla siya namamatayan. Nagka-shutdown. Nawalan ng power. Tapos, tinesting ko na kanina, ang lakas ng fluctuation mga kabekis. So given, ang daming nakakabit. Laser gun, may mini driving light, may eyeline, may hazard, may busina, may passing light. Pinakamatindi yung alarm. At kung titignan natin, maigi yung wiring sa ito. So dito. So marami ko nakita mga klase ng mga wires na medyo peke. Hindi medyo eh, peke talaga. At salasalabat, ayan, hindi ko na maintindihan. So ito, gagamitin ko siya ng power appliance method. At ipapakita ko sa inyo yung buo, yung katibayan, yung after nito. Patitinuin natin, ayusin natin. Kumbaga refresh, ito kaya sinasabi ko sa inyo, kabekis, meron talagang wirings na nag-e-expired. Kahit magaling pa ang bumanat, kabekis, kung nakuha sa madalian, kung bira-bira na lang, ganito nangyayari. Okay ba sa inyo yon yung wires yun nag-e-expired? So, eto na. Ito yung katotohanan. So, lagi sinasabi ka, Becky, itry nyo. Gagawin ko power appliance method. Kahit hindi ka magaling sa pag-wiring, mga ka-Becky, pero pag sinundan mo yung method ko ng power appliance, para ka na rin expert. Mas magaling ka pa sa totoong mga experienceado na basta sinubukan mo yung power appliance methods, ka-Becky. So, stay tuned. Babakasin ko to. Papakita ko sa inyo yung kabuuan ng wiring kasi hindi ko pa naman nakikita eh. Uubaran namin buo at marami rin kami i-upgrade. Same concept, same wiring, i-upgrade pa natin. Sa premiere. Ay. Nag-iisip ako kabekis kasi ito alam niyo sa totoo lang. Sporty talaga to. Pero sa sobrang galing, tinubuan ng Aerox yung wiring. Yung wiring is tumubo sa Aerox. Ito ka, Becky, yung kabuuan ng wiring niya. Tignan nyo. So, hindi ko may explain, ha? Grabe. Grabe yung napaka-unsafe ka, Becky. Tapos, dadalawa lang ang tumakbo na positive line niya. Ayan ka, Becky. Dalawa lang. Sa negative line niya, wala. Kung tumakbong negative mo, no? Extra, no? Kita nyo ka, Becky, ha? Sa dami ng relay, sa dami ng function na kinabit na ilaw, hindi po balance ang nangyari. Kahit buksan ko yung mga stock harness ito, sigurado ko, umitim na. Kaya nagsha-shutdown si sir. Kasi may sunog na yung ignition line. Marami nag-message sa akin tulad ng isang gabi. Alas 4 na rin araw, tinawagan ako. Dahil nag-DIY. Ayaw na mag-stable ng motor. Pinali-check ko ulit. Yung pala, yung linya ng kulay blue-black niya sa wire, sunog. Eh talagang dititino. Paano tatawid yung kuryente?
Maitim pa kay Blackjack, mga kabeke. Anyway, sobrang itim. Hindi makatawid ang current doon. Kaya naglolo ko yung motor. Ganto na rin po ang inabot nito. Overload eh, hindi balance eh, kabeke. Ang dami mong relay, ang dami mong function. Dalawa lang ang linya sa positive mo tumakbo, tapos ang nipis pa. Tipong ka sa battery, ang nipis. Ayan o. Maitim na. O. Malapit na mapigtal, maitim na. Sobrang nipis. Tapos wala kang extra. Sa load lahat yan, wala kang extra grounding na nilagay. Walang extra sa battery. Dapat po balance. Kaya sabi ko nga ka, Bekis, kahit may sikat ka, kahit magaling ka, mas magaling pa rin yung method na power appliance. Yung mga sumusubok dyan, yung mga beginner, na hindi naman nag-electrical, pare, nag-PPM sa akin, nag-post pa sa page ko, hindi siya nag-electrical, nag-DIY siya. Sinunod niya yung power appliance methods. Eh, parang daid pa niya yung ano, experienceado sa pagkakawiring niya. Nag-reply nga ako sa kanya, sabi ko, Jonay, parang Jonay niniwala sir na bagito ka sa pagkawiring. Kasi pinerfect mo yun at eh. Although engineering siya, estudyante siya, nag-aaral niya talaga. Ginawa niya sa mga Kawasaki Fury, shout out sa isa. Ginawa niya sa kanya, ang galing, stable, lahat. One delay power upline setup, pinuno niya ng LED. Patay makina, humusina, walang kurap. So guys, good evening guys. So, di po ako mekaniko, di rin ako professional electrician. Estudyante lang po ako. Nakita ko to sa YouTube channel ni Edel Lamas, Becky Works. Hanapin nyo sa YouTube channel niya. So legit, ang ganda guys. Ito, wala to sa YouTube niya pero tiningnan ko yung mga wiring niya. Yung mga kaparehas. Katulad ng Kawasaki CT125. Ang ginawa niya. Full wave ng PMX din para maglagay ng power up lines. Then, pwede nyo rin siya i-message sa messenger niya, Edel Lamas. Lamang ang may alam, sa kalam lang. So, ito try natin guys yung power up lines niya na method. One relay set up. Tapos, electronic relay na lang yun. Tapos, yung ortho ng electronic relay din, 10 amperes. Tapos na full wave ko na rin, diretso full wave. And then, dinagyan ko ng RPM, RPM gauge, then halo switch para sa dual horn ko rin. Tapos domino switch. Ito guys. Ito. Ayan. Tapos may mini driving light tayo. Nakakabit to sa power up lights din. Sa push relay, one relay setup. So try natin ngayon guys, yung kurap-kurap system na sinasabi nila. So one relay versus sa maraming relay. Kaya nila ba sa town? Salamat boss. Ayun. So guys, Kawasaki Fury 125. Open natin yung headlight. Puro na to, LED lahat guys. Bubusin na tayo ng normal. Wala na daw, wala pura. Park light. Wala rin pura. Hi, yung driving light. Sumasabay sa switch ng headlight. Hello. Walang kurap. Park light hazard. Walang kurap guys. I-high natin yung blue water. Walang kurap. So, dun tayo sa ano? Sa dual horn. Try natin. Walang kurap guys. Yan. Tutukin natin. Shout out to the lab.
Damas. Salamat, boss, sa maraming pagbahagi ng mga ganong picnic. So, shout out. Big Works sa Kalam. Kasi sabi ko, Bekis, kahit gano'ng kakagaling, hindi mo kayang talunin yung pagiging magaling mo. Ilalaban mo sa power applies method ko. Pero yung magaling ka na, nag-power applies method ka pa, baka kunin ka pa ni Lord, sobrang galing mo. Ano patindi yun? Kasalanan. Totong ba na, maraming alam eh. Pero ito, whining sa tinubuan ng error. Kaya naisis ko ka, Bekis. Kanya-kanya naman procedure ng diagram, okay, wala namang problema, sige. Kasi ito na, nag-e-expire na. Use the right tools and materials, kabeko. Huwag tayong gumamit ng mahihinang klase. Tapos, i-balance nyo. Andiyan po lahat sa vlog ko yan. Lahat po na sinasabi ko sa inyo, kabeko, hindi naman ito ano eh, haka-haka. Hindi ko naman ito nabasa sa libro. Hindi ko narinig kung saan-saan. Ito po ay puro na experience at na-obserbahan ko. Hindi ko sinasabi na tinatanong nyo ako pati ba naman tungkol sa aircon. Ano daw conversion ng amperahe ng aircon niya sa relay ko? Ilang watts daw? Sinagot ko naman. Hindi ko yung Google eh. Hindi eksakto yung formula. Sinagot ko sa kanya. Bilib siya. Hindi niya alam sa Google ko kinuha. Matatanungin niyo ako ng gano'n. Sabi ko ka, Bekis, hindi ko alam lahat. Tukol sa rep. Mga nagtatanong sa akin. Ka, Bekis, nakalagay po sa YouTube channel ko. Description ko. Nakalagay doon ang binabahagi ko, lahat po ay basis sa observation at experience ko sa lahat ng mga nakaharap ko sa pang-araw-araw na buhay ko sa paggagawa ng mundo. Hindi po ako advanced. Ang sineshare ko lang yung mga nakaharap ko. Kaya kung tatanungin mo ako tungkol sa paano pagganahin yung pedal, may pedal ba yung helicopter, hindi ko alam yan. Diba? O may cambio ba yung trend? Ang magaling ng mga message sa akin, okay lang yan, natatawa rin ako sa inyo. So sabi ko nga, pag itong power up method ko, nagka-problema sa pagkakawiring nyo, magpapatuli ako tatlong beses ulit. Mahirap lang doon ang parte, paano magpasukot? So ito, kawiring ko, abangan nyo yung finish project, mga kabekis. Kita nyo, maliwanag pa, alas 9, mag-alas 10. Abangan nyo ito siguro, alas 10 ng gabi. Doon pa lang ako nagbibidyo ulit, finish project. Okay, stay tuned lang, mga kabekis. Ipapakita ko naman sa inyo, paano mapag... back to stock ng motor. Paano bakbaklas ng mga kamote kung magtanong ka, bakasin mo rin. Ito mga nagtatanong kasi sa akin, sa power up lines, ang method na yung kapag isabi sa inyo, pag gagawin nyo yun, magsimula kayo sa umpisa. Simulan nyo ulit, back to zero. Para ma-perfect nyo. Ganito ang pagbaklas niya. Balik nyo lang sa stock lahat. Color coding naman yan. Malalaman nyo naman kung para saan lahat yung mga yan. Automotive wire dito. Ito po yung mga wire na galing sa Shopee. Tinitipid, mga kabekis. Pag gumamit ka ng peking wire, kabekis, yung current na papasok sa'yo, nahihirapan, iinit lang ang linya nyo. Ang function nito. Well, di ko naman sinasabing mali, ah. Discarte nila yan. Procedure nila. So, gagawin ko yung akin, yung simplified method. Hindi ko kailangan punuin ng ganyan. Simplified method, Gabekis. Tumakbo pa. Eh, si Sir, galing Manila pa. Susubukan natin yung power up line. Kalap kanina, speaker to eh. JBL. Pakaiser kanina ba? May sound system ka sa ano? At na yan. Hindi na pinatatagalan. Kumuha lang ng supply dito sa may preno. Late. May vlog ako tungkol dyan. Kukuha ka ng supply ng power mo sa preno. Yung ignition line mo para i-activate mo yung relay mo. Yung switching relay, pwede siguro. Pero kung style power relay mo. Ganito ang pagtanggal, back to start. Huwag nyo lang i-check isa-isa. Sa baklasira lang ang baklasira. Ay, hindi ko ugali tabi kasi tignan yung gawa ng iba. Basta ako, remove. Grabe, napaka-unsafe. Nalulumo ako sa itsura ng pagkakawayan nito. Nakawa ako sa motor. Kaya ka na mamatayan ng motor, sir, eh.
Overload eh. Hindi balance. Biro mo lang tumakbong negative line sa ano mo. Hindi lang ganda. Dami ho. Marilay ho. Sa pa pala napansin ko mga kabekis, para sa inyong kalaman, mas may ibang gumamit kayo ng dandong relay yung walang ilaw sa loob ng indicator. Ang daling bumigay. Mas maganda yung walang indicator na ilaw na yan. Observation ko yan kabekis ha. Nakahinang, no? Sikat ka, pangalan ka, magaling ka, pero yung procedure mo mali, hindi nakahinang, hindi naka-splice, nakaipit. Biniyak pa to, biniyak yung pinakatanging suporta nito para di mapasukan ng tubig. Oh, oh. Ganyan naman. Ganyan kayo mag-wiring. Tetano pa ako dito eh. Parang final lang. Oh, nabuno. Ito siya kabekis. Isang buo. Kung ganito man ng wiring na mga galing na kilala natin, na sinabi ko, maniwala kayo sa mga nag-i-recommenda. Ang problema kasi ka Bekis, okay, nirekomenda kay sir. Magaling yun, sikat yun, di ba? Ang problema, ang galing nyo, ang dami nag-rekomenda, pinupuno nyo yung shop nyo. Pinipila-pila nyo sa loob ng isang araw. Tirahin mo yun. Sa isang shop, isa lang ang magaling, sabihin natin. Kumuha ka ng mga assistant. Dumating na motor, 4-5. Gagawin nyo lahat yun. Lahat yun, pati assistant mo magkakanya-kanya. Di ba? Sa akin, may assistant ako dito, 3. Pero hindi ko sila pinahawak ng wiring. Sila pinagtabas ko. Tabas, kahabuksan nyo. O, dudrawingan ko to, butasin mo to. Tapos tumiigyan ay dyan, yung projector ipit mo, ito yung tabas. Ganun ang style namin. Ako mag-wiring. Kaso siyempre, nagkaroon ng assistant na gusto matuto. Nagbigyan ko. Naiinis na eh, hindi ko natin yung tulad. Tinulong ko. Doon ako nagkaroon ng back job. Kaya tinanggal ko na. Minadali mo yung trabaho eh. Tinuruan kita ng tama, pero minamadali mo yung trabaho. Bigyan ko kayo ng isang tip, mga kabetis. Example si sir. Ako. Magaling to, pulido, ganyan. Pagpunta ko doon, nakita ko may 3 motor na nakasalang. Kayo mga customer, huwag nyo nang ipilit na yung motor nyo magawa din. Same date na yun, napumunta kayo na. Ang dami na nakasalang, mas maghihintay kayo para magawa kayo. Anong mangyayari? Anong epekto? Mamadali ninong gumagawa para matapos, para may habol ka pa. Kota. Ikaw ang huli, malamang pagod na yon. Ikaw ang kawawa. Pwede rin yung mga unang ginagawa. Eh dumating VIP. Yan si sir, VIP si sir. May 3 muna nakasalang na. Ngari ako, unay ko yun, bisang mo na yun. Kasi ito nabibigay ng tip ko malaki. Mga ganong senaryo kabekis, totoo nangyayari. So sinasabi ko sa inyo, pag nakita niyo puno na yung isang shop, magpa-schedule kayo. Schedule isang motor, isang araw. Kaso well, pag shop kasi hindi ganun. Walang i-schedule. Basta dumating ka, isa lang na yan. Walang plano. Ang nag-electrical po, hindi ko sinabing ako. Pero ang estilo ko, ang electrical ko, mame-message ko sila, i-PM ko sila, anong motor, anong ikakabit sir, ano lahat, ano nakakabit dyan, ano existing. Lahat yung tinatanong ko, kasi pinagpaplanuhan ko na yung gagawin. Naintindihan nyo? Para pagdating ni sir, ready lahat yung materials ko. At yung utak ko nakafocus. Kaya ngayon mga nag-walk-in, hindi ko ginagawa. Kasi hindi ako nakaprepare. Ganun po ang pag-electrical, mga kabiki. Kaya ang problema, kasi inyong customer, may problema na yung nasa nag-electrical. Siyempre, talo kayo. Kayo customer, kayo magbabayad eh. Panalo yung nag-electrical. O ngayon, paano ibabayad ni sir ko? Ito, pinapasuhan yung sir eh. Ginipan mo. Kahit 1-5 lang. Di ba? Paano mo? Three speaker mo, pwede niya sabi. Ano yung mabekis? Huwag kayong magalit. Kasi ang sinasabi ko sa inyo, kahit kayo, huwag kayong tamaan sa mga sinasabi ko. Kasi hindi naman kayo mga kagaya ko nag-electrical na tinuturuan ko talaga halos. Yung pagiging tama, ang inalabas ko sa channel ko. Kasi sinasabi ko palagi, dapat lahat kayo, mga nagusto matuto, pumarehas kayo.
at alamin nyo ang tamang procedure para lahat kayo, lahat tayo, lamang pag may alam. So, good day sa ito. So mga kabekis, ito yung final ng wiring natin. Kukumpara nyo sa kanina, sa asa ngayon, huminga. Same concept, nagdagdag pa ako ng function para sa passing niya, ni master switch. Walang pinagkaiba. Kung ano yung setup ng wiring na dinala sa akin, eto rin siya ngayon, kabekis. Tatingin nyo naman. Dalawang relay lang po ang ginamit ko. Total ng lahat ng kinabit niyan. Ikukumpara sa 10 ata yung bilang kong relay. Mahigit. 10 relay yan, kabekis. So, ito lang yan. Patesting namin, one click na pa-under na, one click start. Voltmeter, nag-stable. Yan. Tatapusin ko yung headlight. Yan na lang i-rewire, bubuksan. Then, final video, mga kabekis. Abangan nyo yan. So, mga kabekis, tapos na. Sa wakas. Inabot na kami ng oras na. Mag-aalas stress. Hindi nahirapan kami dahil marami na kami binago. At saka yung harness ni Sir, daming may mga itim-itim. May mga pinakita ko sa iyo, Sir, di ba? Puro main line. Negative at yung ignition line niya, nag-burn out. So, pero mag-i-stable pa naman. Hindi naman ganun ka-itim na super itim. Basta may mga mancha-mancha na maitim. Mademo natin, testing natin. Sabi nga ni Sir kanina, nagulat siya kasi yung voltmeter charging nito nagpo 14.4 na. So nag-stable na. Simpleng wiring setup. On lahat yan, kabekis. Lahat. Patataas ng wattage niyan. Driving light, naka-high. Yan. Headlight niya, naka-PCB board. Yung baka hindi siya stock. Yung mataas na wattage, kaya maliwanag. So, ang daming load, kabekis. Maniniwala ba kayo? One relay setup yan. Ayan si Sir, yung nag-video. Nakita niya, isang Bosch relay lang ang ginamit natin. Bali dalawa yan, yung isa sa kusina. Kukumpara natin sa 11 ba, no? Labing isang relay, kabekis, dalawang 80 ampere, tapos pitong siyam na yung maliliit. Hindi ko lang kung para saan ito ginamit. Kaya napakadumi, napakadumis, nahirapan yung motor. Ba't ngayon kaya naman, Bosch relay. Uuwi yan si Sir. QC ngayon. Pag uwi niya, may message niya ako. Kung kumusta yung feedback nung andar niya, kung di pa siya rin problema, kung di pa nag-drop. Malaman nila siya, kabekis, hintayin nyo. Isingit ko yung usapan namin niya kung anong outcome na nangyari. Ayan, katibayan. Hindi ko abagsak, 12.2. Mag-i-stable pa yan kasi bagong rewire. Ayan, hindi na kumukura po. Hindi pa, hindi mo lang. Naayos pa yan. Hindi mo nag-13.4. Mababa ang minor ni Sir. Mababa. Magpa-tune up ka, Sir. Mababa to. Tignan mo. Tignan mo dito sa board. Tignan mo, kakargaan ko ng konti. Ito. Kumakarga ko. Ito nagkawal yung throttle body mo. Hindi pala palinis. Uling nilis yata nito, 2018 pa eh. Kasi yung throttle body niya, kabekis, ang stable na. Kaya po nga, dali niya na, paayos, pa-tune up niya na. Mahal ang throttle body, papa.
So ganun yung Abegis, nakita nyo na yung katibayan. Hintayin natin mamaya yung message si Sir pag-uwi niya. So stay tuned. Good day and God bless sa inyo. Ride safe po, sir. Thank you, thank you.